Isang magandang umaga po sa atin lahat mga bro. May gagawin na naman tayo. Pero iba ito mga bro. Speaker naman ito mga bro na D15 inches. Ang problema daw nito, sabi na may-ari ay ayaw nga tumunog mga bro. Kumbaga ayaw sumigaw. Kaya pinagawa sa atin dahil magdi-December na raw, kailangan mapatunog daw ito. Kasi kailangan daw ihataw daw niya ito sa December. So, pakita ko sa inyo mga bro, check natin yung kanyang voice coil. Yung terminal niya na papunta sa voice coil mga bro. So, ito yun. Ito yung tester ko, pakita ko lang sa inyo mga bro. Lang ha. So yan, kita nyo mga bro, yung tester ko buhay. So, testing natin yung kanyang papunta sa voice coil mga bro. So ito yon. Yan. So makita natin tester mga bro, wala talaga siyang continuity. So, pero dati daw sabi niya, minsan gumagana, minsan ayaw. Pero sa ngayon talaga ayaw na raw gumana. So nakita naman natin, wala siya talagang continuity mga bro. So maaring may photo lang yung kanyang. Kasi yung pigtail niya, sinilip ko, medyo maganda pa naman yung pigtail niya. Kahit tinister ko dun sa ilalim ng pigtail niya, ito yung pigtail na itong tawagin. Wala pa rin continuity. So, subukan na lang natin buksan tong kanyang yung voice coil cap para makita natin yung connection. Baka may puto lang yung nanggagaling dito sa pigtail na papunta dito sa voice coil niya mga bro. So, ang gagawin natin, babaklasin ko muna itong pinaka voice coil cap para makita natin yung kanyang connection mga bro. Baka may naputo lang. Kasi base sa kwento na may-ari, dati minsan daw gumagana, minsan ayaw mga bro. Pero kung talagang sunog siya, so kailangan natin ibilhan natin ang voice coil o kaya i-rewind mga bro. Pero bago natin yung buksan mga bro, shout out ko lang tong ating mga kaibigan na mga vlogger na gusto magpa-shout out. Shout out sa inyo dyan mga bro. Chika Buzz, Rons TV Palawan, Kuya Adonis Vlogs, Rudy Canayon, Laney Vlogs, Andres Jr. Vlog, Kamasi Margin, Isla Tikaw, Papauting TV, Pordoy TV, Lagaduish Vlog, Angelo Cabastida YTC, at saka si Kanisay Vlog mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel mga bro. So ito, babaklasin natin tong ating gagawin na speaker mga bro. Tanggalin ko muna tong kanyang voice coil cap para makita natin yung kanyang connection. So tuloy natin mga bro. Share ko lang sa mga baguhan ng mga technician na katulad ko mga bro. Ang pagkalas dito sa voice coil cap para mabilis matanggal mga bro, lalagyan natin siya ng lacquer thinner para mabilis siya lumambot at mabilis natin mabaklas. So patakan lang natin siya ng thinner, lacquer thinner mga bro, para lumambot yung kanyang pandikit. Tsaka sa tingin ko pala may gumawa na rin siguro dito dati dahil mukhang binaklas na rin mga bro. Yes, Dodo, my friend. Oh, bless mo na ikaw. Uy, galing ikaw pala. Okay. So, tuloy natin mga bro. Pumunta lang yung aking kaibigan na bata. So, babaklasin muna natin mga bro. Palambutin lang natin ang bagya yan para lumambot yung kanyang pandikit para mabilis natin mabaklas mga bro. So tuloy natin, update ko kayo mga mamaya mga bro. So ito na mga bro, nabaklas na natin yung cap niya. Ito na yung voice coil, nakikita na natin mga bro ha. Pinagawa na nga ito siguro dati kasi hindi na yun ang original na mga pandikit mga bro. Sa kantsa ko ito na speaker mga bro ay nasa 200 or 300 watts lang ito. Kasi wala siya naka-indicate mga bro na wattage dito sa bakal niya.
ano, wala siya nag-indicate, wala nakasulat mga bro. Pero sa kantsa ko, nasa ganun lang na watts yan, 200 to 300 watts. So ititrace ko lang muna mga bro yung putol nito, kung may putol man, para madugtong siya na maayos. Tapos matesting natin kung tutunog pa siya. Kasi pag natrace ko at okay naman yung connection, malamang baklasin talaga natin itong voice coil niya mga bro. So titrace ko lang muna mga bro. So tuloy natin mga bro. At tinanggal ko muna itong isang pigtail mga bro, dahil dito talaga pala nagluloko. Kasi napansin nyo, pakita ko lang, medyo ano na siya, parang nagkaroon na siya ng uling dito sa ano. Siguro sa katulad dati yung patay sindi siya, pag nagkukontak gagana. Kaya binaklas ko na lang siya uli, dahil ano na siya, parang nagkaroon ng carbon yung dulo mga bro, wala na ganong kontak. Tinanggal ko siya para putulan ko ng konti, tapos kiniskis ko na maigi para maikabit ko yung coil mang nang maganda. Kasi hindi na maganda pagka ano, wala na siya ganong kontak, kaya nawawala talaga ang tunog. Kasi pag tinister ko to sa ngayon dito mga bro, mayroon na siya. Yan, napansin nyo, tumunog na siya pag tinister mo. At pag tinignan mo sa tester, may continuity na yan mga bro. Yan mga bro, nakita nyo? Yan o. May continuity na. Ibig sabihin yung connection lang diya galing sa pigtail papuntang voice coil lang may problema. So ikakabit ko muna tong pigtail mga bro na maayos, kasi kiniskis ko siya dahil hindi na gano'ng nagkukontak. Tapos tatap na natin dito, bubutasan ko na lang ng panibago mga bro, para tuminoon tong speaker nito mga bro. Kakabit ko lang na maayos. So tuloy natin mga bro. Binaklas ko na lang yung dalawa, parehas pala dalawa, kabilaan magnuklulo ko mga bro. Kaya pinix ko na rito, inayos ko na yung pagkahinang. Tinulupot ko talaga dun sa pigtail yung connection ng voice coil natin. Ngayon ipipix na lang natin, kasi binaklas ko parehas dalawa mga bro. Tinister ko na siya dyan, maganda na yung continuity na. So ipipix ko lang to dito mga bro, para matesting natin, patunugin natin, para malaman kung okay na siya. So naikabit ko na tong ating pigtail dito sa ating speaker mga bro na ginagawa. So titesting na natin to mga bro kung okay na yung tunog niya. Sana nga ma-okay na para matapos na rin, at marami tayong nakapilang gagawin mga bro. So kakabit ko lang muna pansamantala to sa component mga bro, kasi yung ampli na ano, tinubos na rin, wala tayong testing yung component na lang. So kabit ko lang, antarin natin. Tunog niya mga bro, doon lang talaga ang problema niya sa may pigtail na papuntang voice coil. Hindi ko muna piniksyan mga bro, kasi lagyan ko pa ng pandikit yan. Ganda kasi ang lagyan ng pandikit na maayos para hindi magalaw-galaw, kasi pag nakabox na po yan, ang lakas na ng vibration yan, kaya maaaring mabaklas yan pag hindi mo dinikit na maayos. So testing mo lang natin ng matagal-tagal mga bro. Ha 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 ha
So okay na yan mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang tanghali po sa ating lahat. Pipix ko na lang yan mga bro. Lagyan ko pa ng pandikit para tumibay.